welcome to another episode of Carview PH with me, Zara. With me, Mikai. And me, RM. Hi! First of all, Car Buddies, thank you so much since we've reached the 50K milestone sa ating YouTube channel. And we will not still be here if not because of you guys. Second, thank you talaga sa mga nagtiwala na mag-sponsor sa amin. So, nakadalawa na kami sa DDPi. So, thank you po ulit. And of course, sa Tuflong Battery PH. Yes, sa mga hindi nakakaalam, yung Tuflong na brand, bagong name lang yan siya, pero matagal na siya sila sa market as Hitachi. So, as you know, that's a Japanese brand. Watch out na lang kayo sa aming channel. Naggagawa na ng vlog dyan si Darlene. And kung napansin nyo guys, yung suot namin ngayon is sponsored by the Tekenshi Clothing Store. So kung gusto nyo, i-visit nyo yung Facebook page nila, ilalagay namin sa screen. And meron din silang mga statement t-shirt. And of course, thank you so much kay Doc RM ng RIT dahil nandito tayo ngayon sa shop nila para instala ng ating Carview automobile na Innova ng ating Ceramax tint. So dito tayo sa Ceramax and alam naman natin ang nilalagay nilang tint dito is ceramic tint. So yun talaga yung pinaka-latest, pinaka-effective talaga to ngayon. So hindi na namin kailangan magsukat ng mga measurement dahil sa vlog ni Doc RM, if you want proof, pwedeng-pwede nyo i-browse sa kanilang channel. Samahan nyo kami ngayon, na-interviewin natin sila and i-tour nila tayo around kung paano nila ini-install yung ceramic tint sa ating kotse. Tara, samahan nyo kami! Good day, Carview Buddy. So, kasama ko ngayon si Sir Jet. And Sir Jet, ano po ba kayo dito? Kayo po ba yung may-ari? Yes, ako po yung owner nung company and brand ng Ceramax. So, nice to meet you po. So, Sir, meron po aming handang mga katanungan. So, pwede niyo po bang masagot yun? Yes! Ano, sige, tanong niyo lang lahat. Sige po, Sir. Ang una po naming question para sa inyo nga. So, kailan po ba nag-start to at bakit po na piling niyo yung business na to? Well, nag-start kasi kami sa tinting business back in around August or September 2020 during the pandemic period. Pero yung brand ng Ceramax is na-release namin earlier this year lang, first quarter. And dito po sa place nyo, napakaganda po talaga. Oo, kasi syempre since medyo tago, hindi naman sasabi tago, pero hindi tayo along the highway. So ano ba yung reason ng customer bakit siya pupunta sa place natin? Syempre, maliban dun sa aesthetically pleasing siya sa mata, may silbi kasi lahat ng ginawa nating enhancement or mga renovation dito sa shop natin. Like yung lights, kailangan ng lights for tinting para makita natin yung quality of work. Then aside from that, yung ating flooring sa sahig, may silbi kasi yan, hindi lang siya pang design or I mean pang paganda. For safety reasons kasi, lagi kasing basa pagka nag-i-install ka ng tint, spray ka ng spray ng tubig na may sabon. So may tendency na madulas yung ating mga staff at saka lalo na yung mga customers, no? Aside from that, yung dust din, para nagsisettle siya sa ilalim, kahit lakad ka na lakad, hindi siya lumilipad. Ano ba yung mga klase ng tint na meron dito sa Pilipinas? Yun, yung mga type natin ng tint sa Pilipinas is yung dyed and carbon. So, mas mura sila, siya yung laging kinakabit sa kasa, pero mas madali sila mag-fade. Pagka na-expose sila sa UV at saka sa infrared, yung napapark sa labas, ganun. Yung isa pang type ng tint na famous or laging napapainstall ng mga customers natin is yung magic tint. So magic tint is reflective tint siya. Instead of using nano-ceramic particles sa film, naglagay sila ng metallic metal, kaya siya nagmumukhang mirror, kaya nag-reflect. So yun yung pinang-re-reflect niya ng light at saka ng init. Pero ang disadvantage naman ng magic tint is since metal siya, conductor siya ng heat. Then on time, lumipas na yung panahon, naglumalabo din siya, nawawala yung parang metal ano niya. So mas maganda po talaga yung nano-ceramic. Nano-ceramic. Yan kasi ang pinaka bagong technology ngayon. So meron tayong mga famous brand na talagang tinatangkilik pa rin hanggang ngayon ng mga customers. Medyo pricey kasi sila. At the same time, tinalo na sila sa technology ng ating brand, ng Ceramax. And yung pang second question ko naman po sa inyo, sir. Ano po ba yung mga current law regarding dun sa mga tint? Kasi ang pagkakaalam ko po is parang bawal na ata yung dikita loob. Since yung ating constitution, sa pagkakalam ko, I'm not a lawyer at saka politician, pero kasi wala pa tayong talagang solid na legislation with regards to the darkness of the tint. Pero back in 2022 kasi, nagkaroon ng joint operation ang HPG at saka ang LTO
nung nagkaroon sila ng operation sa EDSA, may pinara sila ng mga sobrang didilim ng tint, pero sa harap yon, kasi importante naman talaga sa harap, kita ka. So kami, pagka nag-recommend kami ng film, up to dark lang, yung darkest na gusto na pinapaano namin sa customer. Pero kung discretion na ng customer, kung gusto nila ng super dark, pero binibigyan namin sila ng warning na pagka napunta sila anywhere in Manila, kung saan marami talaga enforcer, possible na ma-apprehend sila. For example, pumunta kayo dito, syempre, magre-recommend pa rin sila, sir, dun sa mga ipapalagay nyo. Ayaw naman namin maging cause ng mga road accidents or pagka-aksidente ng mga customer natin. So, magre-recommend kami towards dun sa safety, lalo na sa night driving. Kasi ang nangyayari kasi, ang gusto ko lang ipaalam sa ating mga viewer na sana huwag kayo masyadong maglagay ng madidilim na tint sa harap. Tapos mag-upgrade kayo ng headlight. I-consider nyo rin yung mga ibang motorista na sa gabi nahihirapan pagka nabubulag sa headlight nyo, di ba? Kasi yung tendency ng iba na papadilim sila ng tint para di sila makita. Since hindi nila makita yung daan, nag-upgrade sila ng headlight. Yun. Yung mga tint naman ko, ilan po yung pwedeng pagpilian? So, as of now, sa ating Ceramax brand, meron tayong two lines. So, yun yung Magna line and Ultimo line. Yung Magna line natin is yung 90% heat rejection. Nano-ceramic pa rin siya, pero mas lower yung kanyang heat rejection, 90%. Yung atin namang top of the line, yung Ultimo line, is at 99% all across all shades yun. So, meron sa Ultimo line naman, meron tayong Clear Series, Clear Blue. Sa Dark naman, meron tayong apat na shade, which is yung Light Dark, Medium Dark, Dark, and Super Dark. Pero po yung ilalagay nyo dun sa Innova is yung Medium Dark? Yung Light Dark sa windshield at saka Medium Dark naman sa mga windows. So yun din pala, sabi pala kanina ni Sir, pwede rin kayong yung pa-apat or mix shades, so pwedeng tatlo. Kung sasabi ko nga sa mga customer as a joke, pwede yung gamitin lahat na shade na kung gusto nyo. Okay. Pero yun nga, kung ano yung mas appealing sa mata nyo, yung mas recommend nyo, kasi minsan may nag-off na hindi nila masyado makita yung sa passenger tsaka sa driver side. Tsaka sa pero ang gusto naman nila may privacy din. So yung privacy na yun, ibinibigay natin sa pasahero sa second and third row. Nilalagay namin ang pinakamadilim. So pag ganun po ba, sir, parang magkakaiba po yung bayad doon? Kasi syempre mix na. Dito sa Ceramax Philippines, hindi kami nag-charge ng mix shades. So, free yun. Oo. Grabe, ang galing yun. Oo, kasi mayroong mga shop na nag-charge na additional. Kasi syempre tayo, medyo si maraming customer na budget lang sa tint. So, ang kagandahan naman sa Ceramax, maliban sa hindi kami nag-charge ng additional sa mix shades, competitive din yung ating pricing. Siyempre. And ang ganda ng pagiging competitive nila, sir, kasi hindi ka nalugi. Talaga nalugi kasi sa mga ibang shop, nag-charge sila ng plus 1,000 to 1,500 sa mix shades. Kasama nyo kami sa loob ng 12 years. Kasi may warranty kami na 12 years. So, 12 years ang warranty natin. So, kino-cover namin doon yung pag-fade. So, pag nag-fade ng 15% yung visual light transmission, pinapalitan namin siya for free. So, let me explain further, no? Let's say, for example, ang pinakamit nyo sa harapan is 35% yun. Kasi light dark siya. So, pagka sinukat natin siya after 2-3 years at nag 50% siya, due na siya for replacement. Free yun, sa loob ng 12 years. Sir, ano naman po yung mga coverage ng warranty dito, yung mga na-damage, gano'n? So, pagdating naman doon sa mga defects and warranty, kino-cover naman natin yung factory defect. Like, for example, meron kaming, kasi strict din kami dito sa pag-check ng quality ng tint, so hindi naman natin naiiwasan na mayroon defect minsan. Pag hindi namin nakalusot sa amin dito at nakita ng customer pag-uwi, kino-cover namin yun, nire-replace namin siya for free. Then aside from yung warranty nga sa pag-fade, kino-cover din namin yung pag-bubbles over time. Like for example, may nakikita kayo sa daan na maraming bubbles na malalaki sa likod ng kotse. Kino-cover ni rin namin siya kasi we are confident na yung tint namin is hindi nag-warp tsaka yung adhesive niya is matibay talaga. May isang beses po nakapag-review kami ng kotse nung Maybach pa. Tapos may nakita po ako sa likod ng kotse, merong mga bubbles na malalaki. Ang naaawa rin kami sa mga customer na ganon kasi kaya naintindihan ko over time doon sa pag-manage ng business na to, yung mga nagbabubbles kasi na ganon, minsan tinatanggihan siya na ibang shop dahil matrabaho siya tanggalin. So meron kaming customer na na-encounter na nakatatlong shop na siya tinanggihan, pero kami, kinuha pa rin namin. So kaya kami naglalaan ng at least 3 hours sa installation tsaka removal ng tint eh, kasi gumagamit kami ng special chemicals to remove yung mga ganong type ng tint na yung mga ganong defects. So 3 hours lang po yung pag-install.
Depende pa rin yung sa status ng current tint. Like for example, yung ganun nga, pagka masyado maraming babo, sinabot talaga siya ng 3 hours. Ano po ba siya? Pwede po ba siya home service or yes, ano nag-accept kami ng home service. So, sa mga customers natin na nanonood, ang gusto lang namin kasi pagka nag-home service kami, I mean, tinatanong naman namin sa mga customers sila kung meron silang covered garage, yun ang pinaka-first requirement namin. Tsaka yung merong outlet, I mean, access sa electrical outlet kasi kailangan namin gumamit ng mga equipment. So, hindi naman po yun parang pag malayo, hindi nyo po pupuntahan? Hindi naman po. Kahit nakakapunta po kami kahit as far as Bulacan, Batangas, yun. Pero may additional charge po. Pero kung wala po sila yung parang covered garage, hindi po pwede? Hindi po namin talaga ina-accept kasi maliban po sa nakakompromise yung quality of work natin, kawawa naman po yung ating staff na nagkiting. Well, diba, let's say, nagpa-schedule sila 12 p.m. or 3 p.m, mainit ang araw. Hindi kaya magka-dust yung mga tints? Yun. Kasi isa pa doon, pagka halimbawa nasa street lang, pag humahangin kasi yung dust lumilipad, tumapasok sa tint. Alright, thank you, sir. Dahil yun lang naman yung lahat ng naihanda ko dito. So ngayon, pupuntahan naman natin si Ate Rika. Hi, Sir Jet. So, since uumpisahan nyo na po yung pagtitint ng Innova na to, ano po yung mga first procedures nyo po para maingatan po yung car natin? Parang marami pong basahan dyan. Oo nga eh. Firstly, yung sa maliban doon sa pag-check namin ng mga gamit, yung mga interior tsaka yung mga condition ng sasakyan, nalagyan kami ng mga car covers para hindi mabasa. Kasi pagka yung meron kang fabric seat, nangyayari kasi since gumagamit kami ng spray bottle na may tubig tsaka sabon, possible kasi mabasa siya. So yun, iniingatan namin. At tsaka maliban dun, naglalagay din kami ng dash covers para safe yung ating mga electronics, yung ating mga radio, yung control sa steering. Then ang pinaka-importante sa lahat is yung naglalagay kami ng soak rope. Pag nakita nyo, meron kami nilalagay na rope. Ito yung super absorbent na microfiber. So ang nangyayari dito kasi pagka naglilinis si tinter ng salamin, nag-i-spray siya, yung tubig na bumababa dyan, bumababa doon sa may firewall ng sasakyan, which is nag-cause siya ng damage doon sa mga electronic parts. Like kung kasi kung may naka-install doon na computer box or anything na electronic doon sa loob nun, sa ilalim ng dash, possible siya magka-damage kung wala tayong soak rope. Okay. Yun. So, maliban din doon, naglalagay din kami ng mga door covers para safe po yung mga controls natin sa power window and sa power side mirrors. Napansin ko rin po, tinanggal niyo po yung... Yung rear view. Yes. Kasi, pag hindi natin siya tinanggal, ang nangyayari kasi, pag nakita mo yung sa windshield, meron siyang mount nung sa rear view mirror. So, pagka hindi natin siya tinanggal, ang nangyayari kasi, kailangan mo ikat yung tint. Para mapagkasya mo siya, mabuo mo siya yung sa windshield. So ang ginagawa na lang namin, tinatanggal namin siya para buo siya at hindi siya masagwa tignan. Standard operating procedure namin dito sa shop. And we are also implementing it sa lahat ng ating dealership all over the Philippines. Ilan na po ba yung... As of now, sa Visayas meron tayo. So looking pa kami for dealerships sa Mindanao. Sa Visayas naman, well, meron tayo sa Mandawi City, Cebu. Yes. Dito naman sa Luzon, marami tayong branch. Meron tayong branch sa Cainta, Rizal, Imus, Cavite. For now, ano pa sila? Home service. So naghahanap pa sila ng pwesto. Saan pa ba? Carmona, Cavite. Meron din tayo. All over Cavite po pala. All over Cavite. And meron din pala tayo sa Mendez, Tagaytay area. And yun, sir, yung sa dashcam po natin. Yes. Kasi ito, napansin namin, meron ka na nakadidipay ka na front dashcam. So yung weight niya mabigat. Ang mangyayari kasi dyan, pagka right after installation, in-install natin siya, mangyayari kasi is baka matuklap yung tint, matanggal siya, magsag siya. So tinatanggal muna namin, nire-replace namin yung adhesive. Then ina-advise namin yung mga customers na i-cure muna na at least 1 week before installing it back. Sige sir, bali ano po yung parang recommended nyo na tint sa mga viewers natin? Well, ang ginagawa kasi namin, pinaprioritize namin yung safety ng driver, lalo na sa gabi, tsaka ng mga pasahero. So, nag-lean kami towards safety instead of sa privacy. So kami, tinatanong namin yung customer kung ano ba yung gusto nilang setup, then nag-recommend kami from there. So, kaya kami hawak na device dito, ito yung tinatawag namin na visual transmission meter. So, sinusukat niya yung VLT, which is yung visual light transmission, meaning yun yung percentage ng light na inaallow niya to pass through the tint. So, let's say,
ang VLT kasi ng current tint nyo is 25 to 27, meaning nasa medium dark siya. So 27% lang yung pinapalaw niya na light. So ang re-recommend namin for night driving, lalo na sa mga provincial road, is sa windshield is medium dark to light dark. Pero it still depends kung doon sa vision ng driver. Kasi may mga customer kami na nagpapalagay ng dark, super dark sa windshield. Hindi ko namin alam kung paano na nila gagawa. Pero ako kasi personally, light dark ako. Do hindi ako nakasalamin, pero ako kasi mas pinaprioritize ko yung safety ko, lalo sa gabi. Paano po pag may customer na parang pushy ng gusto ko dark? Ine-empower natin yung customer na mamili ng kanyang sariling kung ano yung preference niya. Pero kami, we are merely suggesting kung ano yung safest talaga. Thank you for that. And considering nga po dun sa darkness ng tint, yung RFID po ba, readable po ba siya? Yes, readable siya. As of now kasi ang ating mga tollways nagpapalit regularly ng supplier ng mga RFID. Before, nababasa kasi sa dark shade, which is yung 15% na VLT. So, upon checking itong recently, yung mga nagpapakabit sa amin ng medium, hindi na rin siya nababasa. So, as of now, ang sure namin talaga nababasa is from clear blue, yung clear namin na 99, at saka yung light dark. Okay, sir, pwede nyo na pong umpisahan ng pag-detend. Okay, medyo naka-store mo na po kami. Hindi po, okay lang po yun. Thank you po. Sir, bali kinakabit na nga po ni Kuya yung sa tint. No? Kanina po, nag-wonder lang ako kasi sa labas niya po, sinusukat po ba yun or something? Oo. So in reality, sinusukat niya lang yung kung paano niya ikakat yung tint para saktong-sakto siya sa glass. Kasi pagka sumobra naman siya, pag inataas-baba yung glass, nagtutuklap siya. Then dito naman sa ating windshield, ganun din. Ang gagawin nila, ilalapat nila yung tint dyan. Then lulutuin nila ng heat gun kasi para masunod yung contour ng glass kasi curved siya. Para pagka na iluto na siya, pag nilagay siya sa loob, lalapat siya na maayos. Ah, so habang sinusukat po? Habang sinusukat siya ka niluluto, lulutuin siya ng heat gun. Okay. And yun nga po sir, nabanggit nyo na kanina na pag ibababa itataas, mga ilang araw po ba siya bawal ibaba yung mga yes, bintana? Yes, yung ating initial is yung first day natin, bawal natin siyang punasan ng basahan from the inside. Kasi ang nangyayari kasi doon, pag pinunasan natin basahan, pwedeng may chance na matuklap or mausod yung tin. Then yung pagbaba naman ng ating mga car windows is 3 days. 3 days. Oo. So, ang ginagawa namin right after installation, nag-install kami or nilalagyan namin yung window controls ng sticker para kasi meron minsan involuntary tayo, nasanay tayo nagbubukas ng window. So, pagka nakapang yung sticker, malalaman nyo na bawal siyang buksan. So, ina-advise lang namin yung mga customer na ipil siya after 3 days. Pero paano po pag may instance na, kunwari, nababa nila tas nasira? Ano pong... Ayun. Pag ganun, ma'am, ang ginagawa po namin, pinapabalik namin kung kaya maremedyohan, ayun, nire-remedyohan naman namin. Pero pag kailangan talagang palitan, yun, nasa pag-uusap na lang namin ni customer. So sir, since na-mention nyo nga po na 3 days siya bago pwede buksan, gano'n naman po katagal talaga yung curing sa tint? Maximum na 1 month. Pero that depends pagka hindi mo ginagamit talaga yung kotse na lagi-lagi na sa loob ng garahe. So yun, 1 month siya. Pero pag lagi mo naman ginagamit, mas mabilis mawawala yung mga water pockets na tinatawag natin. Kasi yun ang inakala ng ating mga customer na bubbles daw. Pero in-explain namin yun before nila umalis ng shop na normal yun. Kasi matutuyo siya at lalapat siya within a month. Pero pwede po ba na magpa-car wash sila dahil 1 month din yun? Yes, pwede sila magpa-car wash kahit right after installation. Basta wag lang pupunasan yung loob ng sasakyan. Ina-advise namin yung mga customers. That's the caution, guys. Kapag magpapa-car wash kayo, dapat warningan nyo yung magka-car wash na bagong tint lang yan. Baka naman, mag-ingat kayo. Ingatan nila. Ayan. Thank you so much, thank sir. You so, welcome. Balikan kita mamaya para may mga tanong pa kami. Sige po, ma'am. Ayan, sir. No? One thing na napansin ko pagpasok po namin dito, napaka-organized po ng shop nyo. And kitang-kita po dito yung mga tools. Pero nag-wonder po ako, kasi parang ito lang alam ko na pang tint. Yes, tama ka doon, ma'am. Ito kasi yung side na to, na dito yung mga instrument natin for tinting, like yung mga pang-measure natin ng mga visual light transmission, IRR. Ito naman yung ating pang-demonstrate nung heat rejection ng tint natin. So meron tayo iba-ibang glass samples.
Yan, ito naman yung ating fogging solution na ginagamit right after installation. At dito yung mga heat gun natin, pang iba't ibang pang scrapers tsaka pang hagod kasi iba-ibang car, iba-iba rin yung mga shape ng bintana. May mga okay. Tight spaces na kailangan natin hagurin yung tint. Meron tayong mga equipment for that. Kala ko po pang luto ng burger. Charot. Itong bakal pwede. Oo. So, yun. Dito naman at sa ating mga spray bottle sa shelf natin, itong taas natin, itong taas, itong ginagamit natin for tinting, ito naman yung ginagamit natin for detailing at saka coating. Na-mention nyo na po na yung pang-fogging. Oo. Para saan po ba yan? Like, so, kasi ang ginagawa ng ating fogging machine is nag-release siya ng vapor or ng fog sa loob ng kotse. So, habang umaandar yung kotse, nire-release natin yung fog sa loob para mapatay yung mga bacteria. So kasi since nag-start kami nung pandemic period, naging requirement siya, hindi naman actually ng government, pero naging requirement namin to combat yung ating COVID-19 virus. Mm. Sir, may additional payment po ba yun? Or? Bale, free na siya sa installation ng tint. So ginagawa namin siya right after installation. Medyo interested lang ako banda dito. At other services niyo po ba yan? Yes, other services natin. So dito sa Ceramax Philippines, car detailing, interior, exterior, paint correction, at yung graphene ceramic coating. At naglalagay din tayo ng paint protection film. Yan, kung kailangan nyo ng other services, swak na swak yan dito. So, visit na kayo dito if ever. Kailangan nyo ng detailing, kayang-kaya din yan nila, sir. Okay, sir, bali, additional question lang, sir, no? Baka itanong din ng mga viewers natin. Ano po ba yung mode of payments na available sa atin? So, aside from yung cash, meron din tayong GCash, meron din tayong Maya, and meron din tayong bank transfer through BPI and Security Bank. And then, ngayon, nag-accept na rin kami ng credit card. So, ang aming payment gateway is through Maya, which is formerly PayMaya. So, pwede nyo iscan yung QR code, then it will take you to a site which is yung very safe naman siya. If you fill up nyo lang information, doon nyo ilalagay yung card number, and then pwede na kayo mag-proceed ng payment. Okay. And then later on, magkakaroon din tayo ng physical terminal pero para naman doon sa mga customer na ayaw mag-fill up online. So yun, no, gumagawa talaga ng paraan sila, sir, para mas madali yung mode of payment ng ating pagpapalagay ng tent. And yan, thank you so much, sir. May mga iba pa po ba kayong idadagdag? Ayun, again, ini-invite ko kayo dito sa Ceramax Philippines. We are located at Unit 1 and 2. Medinaville Subdivision, Zone 1, Dasmariñas City, Cavite. Mm-hmm. And yung contact number namin is 0969-366-0517. Nakapin naman po to sa Google Maps? Yes, nakapin siya sa Google Maps, sa Waze, and kahit sa mga lalabo. Ayan, lalabo. Ayan, thank you so much, sir. Ayan, yan, Car Buddies. Balik na tayo kay Zara. Hi guys! So, nandito tayo kasama natin si Doc RM ng RIT. And super saya namin ngayon ni Sarah dahil na-meet namin si Sir. Si so, Idol pala to. Si Idol nga pala. Pero before pala namin i-end yung video, syempre hindi na namin papalampasin tong pagkakataon na to na mag-question kami kay Sir. So, di niya alam yung mga questions namin. Nagpapawisan na ako saglit pa ako. Medyo delikado yan. So, ito na yung pinaka gusto namin talaga itanong. So, syempre, bakit nga ba Doc RM? So, doctor ka po ba? Oo. Dentist ako actually. Yun talaga yung profession ko. So, dati pa po talaga kami naghanap ng dentist. Kung nalala ko sa clinic, yun nila, general triage. Magpapa-brace po. Magkano po ba down? Char? Pero pag-usapan na lang natin yan. Pero po yung ano nyo, yung pag-vlog nyo po and yung pag-dentist, ano po ba yung mas parang... Actually, ngayon mas nagpo-focus na ako sa vlogging kasi mas nag-i-enjoy ako. Kumbaga, para sa akin kasi, kung ano yung gusto mo talagang gawin, yun yung mas magandang gawin mo para masaya ka palagi. So, di po ba kayo masaya maging dentist? Masaya din. Masaya dito, di ba? Wala po si Ma'am Elaine ngayon, no? Sayang. Pero, kamusta na po ba si Ma'am Elaine? Malapit na kasi siyang manganak. Bale, pregnant kasi siya. So, January, manganak na siya. Malapit na. So, congrats! Yes. Babae daw po. Babae. Babae, hello. Sa jackpot.
So meron na akong lalaki, tapos meron na rin akong babae. Yes. Ay, ako yung lalaki po nakita ko po sa vlog niya. And anong, yun nga po na, di ba, doctor po kayo. Si Ma'am Erin po ba, doctor din? Nurse naman siya. Okay. Perfect. Perfect, di ba? Perfect tandem, no? Yes, RIT, no? Ay, kung gusto nyo, kwento ko na lang sa inyo yung RIT, no? Ah, sige so, po. Kasi, di ba, nagtataka kayo siguro, bakit riding in tandem, mm-hmm. pero kotse. Actually, nag-start kami kasi sa motor. Sa motor kami nag-start. Tapos nakita ako ng mga kaklase ng misis ko. So sabi nila, ano kayo, riding in tandem? So yun na yun, riding in tandem. Okay. So naging riding in tandem? Sir? Dominar 400. Ah, yun. Parang napanood ko nga yun. So thank you po sa inyo, Doc RM. And that's all for today's video. So please don't forget to subscribe our YouTube channel, CarbUPH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming uploads. And before we end this video, so abangan nyo na lang guys yung video namin with Doc RM sa YouTube channel nila. So yun lang. See you in our next video! Bye! Bye! Gumagawa talaga ng paraan sila sir para mapabalik, mapabalik. Guys, abangan niyo yung video namin with Sir.